Sarah, wag muna ngayon. Kaya nga, bakit nga? Bigyan mo ko ng paliwanag kung ba't hindi ko pwede makita yung anak ko. Fine. You want an explanation? Alam mo, Sarah, pagkatapos ng mga narinig ko sa hearing, nahihirapan akong pagkatiwalaan ka ulit. O sandali lang, bakit may napatunayan na ba sa hearing? Bakit sigurado ka ba nagsasabi sila ng katotohanan? Hindi mo pwede paliwanag yung sarili ko? Sarah, hindi mo maaalis sa akin mag-alala. At hindi ko rin isasangkala yung kaligtasan ni Becca. Alam mo, Sarah, sa tuwing kasama mo si Becca, natatakot ako. Natatakot ako na baka mama hindi mo na ibalik sa akin yung anak ko. Natatakot ka? Kaligtasan? Teka nga lang, ang labo mo naman eh. Bakit ipapahama ko ba yung bata? Pwede ba, Sarah, please? Huwag mo nang ipilit. Kara naman, nagsisinungaling lang sila. Hindi ko naman magagawa yung mga binibintang nila sa akin eh. Sana naman respetuhin mo yung desisyon ko. Hindi mo mahalis sa akin mag-alala. Mahirap mawala ng anak. At hindi na ako papayag na mawala pa ulit sa akin si Becca. Teka, anak. Hindi pa naman kasi tapos yung pagdinig sa kaso ng kapatid mo. May mga bagay pa na kailangan linawin para tuluyan na maburay yung mga bintang sa kanya. I'm sorry, Mama. I just simply can't risk it. Sana naman ho respetuhin ho yung desisyon ko bilang ina ni Becca. Sasama ako sa kanila kung yun ang gusto mo. Para mapanatag ka. Hindi na ba. Huwag na. Huwag na natin ipilit. May hilingin lang ako sa inyo. Sana ipaliwanag niyo na mabuti kay Becca. Ipaliwanag niyo sa kanya na gusto ko siyang makita at mahal na mahal ko siya. Sige na, humauna na ho ako. Kasi, Sarah. Alam mo, Kara, masakit sa akin to, ah. Pero ginagawa ko to dahil gusto kong patunayan na malinis ang intention ko. Alam ko, naiintindihan ko yung sakit saka yung takot na nararamdaman mo. Pero sana kapag napatunayan ko na wala akong kasalanan, bigyan mo sana ako ng puwang sa buhay ng anak ko. Sarah, sandali! Sandali lang, anak. Sandali, sandali. Masige na. Aalis na ako. Hindi, anak. Papaliwanagan ko siya. Papaunawa ko sa kanya na wala ka namang kakayanan na gawin yun. Ma, hindi na. Uuwi na ho ako. Tanggap ko naman ngayon na talunan ako eh. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ako susuko sa laban na to. Paglalaban ko yung karapatan ko kay Becca. Papatunayan ko sa inyo lahat ng maling binibintang ninyo sa akin. Alam ko mahirap yung sitwasyon, pero paano subukan ninyong unawain ang isa't isa? Mare! Kara, nakita mo ba ang mama mo? Andun ho siya sa labas, kausap po si Sarah. Ha? Huh? Bakit? Dumating ho kasi dito si Sarah, hinahanap ho si Becca. Sinabi ko ho sa kanya na hindi niya pwede makasama muna si Becca. Ah, ganun ba? Dahil ba ito sa nangyari nung huling hiri? Minang ayoko kung isipin niyo na masama akong kapatid, ah. Pero nang hindi naman ho siguro masamang isipin ko naman ho yung sarili ko sa kayong anak ko. Nakakasama na ho kasi ng loob si Mamay. Parang mas kinakampihan niya si Sarah kaysa sa akin. Nang porket po ba mukhang mas malakas ako kaysa sa kanya, hindi ko na ho siya kailangan. Nang masakit rin naman ho sa akin to eh. Masakit ho na parang pinag-iisipan ko ng masama si Sarah. Pero alam niyo kung anong mas masakit? Paulit-ulit ho ni Mama pinagtatanggol si Sarah. Kahit hindi pa ho natin napapatunay na inosente siya. Kara, na anak. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kaya lang ginagawa ng mama mo yun dahil masigit na nangangailangan ng kakambal mo ngayon. Kapag nangyari sa'yo mga nangyayari kay Sarah ngayon, gagawin din ng mama mo sa'yo yun. Kaya utang ng loob, inaanak, tanggalin mo sa puso mo ang lahat ng hindi na nakita at takot. Yun ang maniwala ko kayo sa akin, pilit kong iniintindi si mama. Kaya lang parang nararamdaman ko, nagbubulag-bulagan ho siya sa maaaring nagawa ni Sarah. Hindi naman hong madali sa akin to eh. Masakit rin ho sa akin mawala ng anak. Pero mas masakit ho kasi parang hindi ako sinusuporta ng sarili kong nanay. Ano? Ano ng balita? Okay naman ang lahat, Alex. Madalas nasa bahay lang yung nurse kasama ang anak niya. Sigurado kayo? Wala ba kayo nakikita mga tao nagpupunta doon na kahinahinala? May mga tao, pero mga kapitbahay lang.
mga kamag-anak, pero hindi nila pinag-uusapan yung kaso. Mabuti naman. Bantayan yung maigi yung babaeng yan, ha? Hanggat hindi pa natatapos ang kaso, hindi ako mapapakali. Kaya siguraduhin nyo na kahit anong mangyari, hindi siya pipiyok kahit kanino. Dahil kapag nangyari yun, hindi lang ako mapapahamak. Kundi tayong lahat. Naiintindihan niyo ako? Uy, Sarah! Saan si Becca? May surpresa ako sa kanya. Wala, hindi ko siya kasama. May akong tubig. Ano? Bakit? Biyernes ngayon, ha? Ikaw nakatoka sa kanya. Ma'am, water po. Salamat. Hoy! Saan ka pupunta? Pupuntahan ko siya. Hindi naman pwede yung ginagawa nila sa'yo. Nag-usap na kayo, di ba? Ako naman, Banjo. Wag na, no? Wala ka namang magagawa. Isa pa, ayoko pang dagdagan yung gulo. Lala ko yun si Kara. Buong-buo na yung isip niya na kriminal ako. Oh. Pero alam natin hindi naman totoo yun. Wala naman akong sapat na pruweba para patunayan yun. Oh, anong plano mo? Hindi naman pwede magmukmuka lang dito at gumawa buong araw. Hindi na. Pagod na ako umiyak. Ang kailangan pagtunan ko na pansinin ko paano ko malilinis yung pangalan ko. Kailangan kong malaman yung totoo sa mga testigo nila. Kakausapin ko sila, gagawin ko lahat para sabihin nila yung totoo na hindi ko kinidnap si Becca. Ay, mukhang mahirapan tayong kausapin yung Dante na yun. Hindi. Hindi si Dante. Sabi ko ba yan? Oo. Oh. Sir. Hey. Ano, pumunta pa si Sarah? Nag-usap pa kayo? Yes. By the look on your face, parang hindi magandang usapan niyo. Alam ko naman mangyayari to eh. But I have to be firm para sa kapakanan ni Becca. Kara, ito ang tama gawin. Hindi pa naman malinis ang pangalan ni Sarah. And after everything that happened sa hearing, mahirap na basta magtiwala. The right thing to do is to protect our child. Hanggang wala pang hatol, we cannot trust Becca. Kailangan natin mag-ingat para sa kapakanan niya. Hindi ko na nga alam, may pakiramdam ko. Alam mo yung parang parating kailangan ko manimbang. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong unahin kung maging mabuting kapatid ba, anak o ina. Kasi parang kahit ano naman yung piliin ko, nasasaktan ako, nihirapan ako. Alam ko hindi ito madali para sa'yo. Dahil madalas, yung tama, yun ang pinakamahirap gawin, panindigan. But it doesn't mean we should stop trying. Kailangan natin subukan kahit mahirap. It'll make us stronger. Jessica, salamat ha. Pasensya na ulit sa abala. Kailangan lang namin ng mga taong nakakilala kay Sarah. Pwede magpatunay, hindi sa masamang tao. No worries, Edward. Kahit ako nga nagulat sa mga bintang sa kanya. Maganda yung pinagsamahan namin ni Sarah. Sarah doesn't deserve anything that's happening to her right now. Oo nga. O basta, let us know kung kailan kami pwede makipag-meet sa abogado ni Sarah. Sige, sabihan kita ulit. Maraming salamat. Ito naman, wala yun. Hello po, Ma'am Chloe. Oh, nice to see you, Jessica. What brings you here? Wala po, nangamusta lang po. Sige po, mauna na po ako. Okay. Sige, bye. Sige, bye. Jessica. Oo. Ma, alam ko na yung sasabihin niya. Ayoko na nga lang magsalita eh. Pero parang awa mo na. Alam mo ba yung pinapasok mo? Kapag sinagot ko ba yung tanong mo, ma, tatanggapin mo? Maawa ka naman sa sarili mo, Edward. Hindi ito yung buhay na pinangarap ko para sa'yo. Hindi mo naman ba naiisip na nahihirapan din ako sa nangyayari sa'yo? Kung hindi mo naiisip ang sarili mo, sana kahit man lang ako na ina mo, hihintayin mo pa ba na mapasama ka sa paglubog ni Sarah? Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay ko po si Mama.
Bakit po hindi niya ako sinundo kanina? Nakbaka hindi ka muna puntahan ni Sarah. Bakit po? May problema kasi si Sarah. Kailangan niya munang ayusin ng gusto ko. Matapos na muna yun para hindi tayo maapektuhan lahat, lalong-lalo na ikaw. Kailan po matatapos yun? Depende kay Sarah. Sayang naman po. Dami ko po kasi yung linista na gawin namin eh. Pwede bang patingin si nanay? Ma, naniniwala ako kay Sarah na hindi siya masamang tao. At tutulungan ko siya para mapatunayan niya yun. Pero bakit? Bakit hanggang ngayon? Edward, parang awa mo na. Tigilan mo na. Ano ba bang gusto mong gawin ko? Ma. Sorry. Pero hindi ko kung magagawa yung hinihingi niyo sa akin. I know how you feel. At hindi ko gusto na nasasaktan kita. I'm sorry if I have caused you so much pain. Pero sana maintindihan mo, ma. Nabuo na yung desisyon ko. Gagawin ko lahat para kay Sarah. Para sa amin ni Sarah. Halika doon. Tingnan natin kung ano pwede natin gawin dito. Ano to, nak? Maglaro ng... Pakganan po. Napapanood ko po yan sa TV. Pakganan? Nak, paano ba yun? Ganito po. Pak. Pakganan. Pak, 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 pak. Alam ko mas magaling dyan si Sarah sa mga ganong bagay, pero wag ka mag-alala, may ituturo ako sa'yo. May laro akong may enjoy mo, sigurado ako. Yung word game, alam mo yon? Hindi po ako marunong nun. Hindi, wag ka mag-alala, tuturuan kita. Sandali lang hanapin ko, ha? Ito ka lang. Sa game na to, matututo ka pa. Ayan. Ito yung timer. Ganyanin muna natin. Bakit tayo mag-start? Kailangan maayos lahat. Tapos, ready natin. Sakto, meron kang papel sa ka-pencil. Ayan, ito yung gagamitin natin. Tapos pag open natin, start na yung timer, hanap tayo ng mga letters na magkakadikit. Tulad ng, hanap tayo. Dot. Net. Ganun muna tayo para hindi ka mahirapan. Okay, that's okay. Try mo. Ayan, nagsustart na yung time. Hanap ka. Hanap ka? Ayan o. Set. No, seat. Sige pa. Mga bata, inayos niyo ba yung kalat niya sa loob? Opo. Floor. Floor, mag-usap tayo. Kailangan natin mag-usap. Ano pang gusto mo malaman?
Yung totoo, gusto ko malaman yung totoo. Bakit niyo ako tinuturo? Sino ba nang utos sa'yo para ituro ako? Mga bata, doon muna kayo sa loob. Sige na. Tigilan mo na nga ako. Basta ka na kung itatawag ako ng pulis. Flor, makinig ka sa akin. Maaari hindi tayo magkakilala. Hindi mo alam yung buhay ko, hindi ko alam yung buhay mo. Pero Flor, maniwala ka naman sa akin, oh. Hindi ako masamang tao. Hindi ko kaya patukot yung sarili kong katugo. Lalo-lalo na yung bata mo lang kamalay-malay. Saka ko alam mo na kung anumang pinagdaanan ko noon, wala-wala ako noon. Hindi ko alam kung saan akong pera kukuha para sa mga binibintang ninyo sa akin. Flor, nanay ka rin. Alam ko naiintindihan mo yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Flor, kamumuhingan ako ng anak ko. Hindi ko makakasama yung anak ko. Hindi ko na siya mayayakap, lalo-lalo na pag nasa kulungan ako, kung ikaw yung nasa posisyon ko. Kung ikaw yung mawawalay sa anak mo. Hindi mo na siya makakasama. Hindi mo rin magagawin lahat para malinis yung pangalan mo. Alam ko hindi mo kakayanin malagay sa sitwasyon ko. Kasi walang inang kaya mawalay sa anak niya. Kiflo, namamakawa naman ako sa'yo. Sa aking number mo. Pati-text ako sa'yo ng regalo. Doon tayo makita. Alex, mukha magkakaproblema tayo. Ano? Bakit? Anong problema? Nanggaling dito si Sarah ngayon. Mukhang kakanta na nga yung nurse. Ano? Hindi, hindi sila pwede mag-usap. Pigilan mo yung babaeng yan. Alex, bakit? Pinuntahan daw ni Sarah yung testigong nurse. Mukhang ilalaglag pa yata tayo. Hello? Pigilan mo sila. Gawin mo lahat. Hindi tayo pwedeng mabulilyaso dito. Naiintindihan mo? Hindi nagwala si Sarah. Pero, mukhang hindi na naman yata makikita si Becca. Eh ba, kahit pa paano, naiintindihan niya na ang sitwasyon. Kuya, kawawa naman si Sarah. Parang hindi na natapos-tapos yung mga pinagdadaanan niya. Eh ako naman, naiintindihan ko naman si Kara. Aba, eh patapos nang marinig lahat ng mga testigo na itinuturo si Sarah, aba, kahit sino magdududa. Pero kuya, unfair naman kay Sarah yun. Hinuhusgahan agad siya eh. Wala pa nga ang desisyon yung korte. Andy, ina si Kara, matagal niya nang hindi nakita yung anak niya. Kaya, ayun, overprotective. Hindi ko naman siya masisisi dahil ayaw niya nang mawala ng anak. Teka nga, kuya. Kanino ka ba kampi? Wala tayong kakampihan dito, ha? Abay, maski ako nalilito na. Pareho silang mali, pero pareho silang tama. Kaya walang kampihang magaganap, ha? Tandaan mo yan. Sana nga matapos na tong kasong to. Unti-unti na kasi nasisira yung pamilya natin eh. Yan din ang dasal ko. At sana, mapatunayan naman ni Sarah sa korte na wala siyang kasalanan. Para kahit papano ay magkaayos na sila ni Kara. Pasok po. Becca, okay ka lang ba dito? Okay lang po ako dito. Huwag po kayo mag-alala. Kasi kanina, napansin ko matamlay ka pagkatapos kumain. May nararamdaman ka ba? Wala naman po. Kung okay lang sa'yo, pwede tayong umalis. Wala na akong gagawin. Pwede tayong mag-ball o kaya kumain sa labas kung gusto mo. Bakit pwede dumating si Mama kahapon? May importante lang na inasikaso yung mama mo. Importante rin naman po ako, di ba?
Hindi ko po maintindihan. Sabi ni Mama sa akin, miss na ako. Ganun din po ako sa kanya. Mas, miss ko na siguro siya. Pero, bakit di siya napakita kahapon? Alam mo, alam ko mahirap maintindihan. Pero alam ko rin na sa tama pa na ako maintindihan mo lahat. Kung hindi mo nagpakita si Sarah, andito naman ako eh. Andito ako lagi para sa'yo. Pwede ako maging mama mo. Si Mama. Pero iiwan ko kayo kay Lola. Di ba namimiss mo na si Lola? Opo. Mabibehave kayo doon, ha? Huwag kayong pasaway. Tara na. Saan ka pupunta? Siya yung pakikipag-usap mo dun sa nurse. Ay, naku. Ewan ko dun. Labo-labo ka usap. Akala ko nakumbinsi ko nun magsasabi sa akin ng totoo eh. Nangako siya na makikipagkita sa akin, pero hindi naman ako sinip. Ay, ba't hindi mo puntahan sa bahay? Ay, Mother, binalikan ko siya dun sa bahay, kaya lang walang tao. Alam mo, Sarah, itigil mo na yan. Mukhang pinaglololoko ka lang ng nurse na yun eh. Sayang ang pagod mo dyan. Banjo, parang hindi eh. Alam mo, parang may gusto siyang sabihin sa akin eh. Kaya nga kahit ang taga-tagal, nag-antay talaga ako. Eh, bakit kaya tinakasan kaya? Yun ho, hindi ko alam. Pero malakas talaga yung kutob ko eh. May alam siya na tinatago niya sa akin. So, anong plano mo? Babalikan mo siya? Oo. Hindi ko siya titigilan at hindi ko nalalaman yung totoo. Kailangan ko malinis yung pangalan ko. Yun na yung tanging paraan para makasama ko na si Becca. Ha! Alex, parang awa mo niya! Pauwi mo na kami